PB update, sulingid sa kalaman ng lahat ay nagkasagutan si Coach George Gallant at si Jay Perez during sa Game 6 ng PBA Finals at fully muli na namang winasak ng San Miguel Vermin dito sa Finals. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ito, ngunit kung bago ka pa lang sa aking Munting YouTube channel, humingi pa ako ng likes, share and subscribe, maraming salamat. So dito nga mga Lods, ay nagdiwa nga ang San Miguel Vermin nang makuha nga nila ang panalo sa Game 6 ng PBA Finals kontra dito sa Magnolia Chicken Templados, kung saan ay kitang-kita nga natin dito ang kasiyahan ng bawat player at coaches ng San Miguel Vermin. At nakuha pa nga dito ni CJ Perez ang Finals MVP matapos itong magtala ng 28 points dito sa huling laban nga nila kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. So dito nga mga Lods, sa Game 6 ng PBA Finals ng SMB kontra Magnolia, ang SMB ay parang bagong langis na makina, lalo na sa final minutes ng bakbakan na gumawa ng isang title clinching comeback kontra sa Magnolia sa 104-102. Pero lingid niya sa kalaman ng lahat na karoon ng sagutan sina SMB coach George Gallant at SMB player si Jay Perez sa pangalawang yugto ng laban. Ano kaya ang pinag-ugatan ng sigawan ng dalawa? Ito nga mga Lods ang ating aalamin dito sa report ni ng spin.ph ni Sir Ruben Tirado. Ayon nga dito, Vince argument with Gallant fires up si Jay Perez in Game 6. So yun ang hindi natin masyadong alam, na nagkaroon pala ng sagutan itong si CJ Perez at Coach George Gallant during sa Game 6. So dito nga mga Lods, hindi naman to pinakita sa kamera, ngunit mayroon mga lumabas nga sa social media patungkol dito sa sagutan ng San Miguel Vermin player at saka itong si Coach George Gallant. So ngayon nga mga Lods, sa kabila ng sigawan incident ni na Coach George Gallant at CJ Perez, may magandang naidulot naman ito para sa San Miguel Vermin at most especially kay CJ Perez. Ngayon mga Lods, atin alamin ang sinabi ni CJ Perez sa report ni Sir Ruben Tirado ng spin.ph. So narito yung sinabi ni CJ Perez ayon sa report ng spin.ph ni Ruben Tirado. Siyempre yung nag-argue kami, hindi kami nag-argue para sa sarili namin. Sinabi sa akin kung anong gagawin ko, I just follow. Ganun talaga pag mga ganong usapan. Tatay talaga nag-aaway pero susunod pa din, ayon nga dito kay CJ Perez. Dahil nga nagugat nga itong mga Lods nang ma-foul trouble nga itong si CJ Perez early in the second quarter. So ayon nga dito mga Lods, itong kanilang pagkakaroon ng sagutan, ito yung nag-pasiklab nga dito kay CJ Perez para umiscore ng 24 points dito sa second quarter, kung saan ay miscore siya ng kabuang 28 points sa kabuang laban. So yun nga mga Lods, ang napaganda nga ito yung incident na yun. So ayon naman dito kay Coach George Gallant sa report din ng spin.ph ni Sir Ruben Tirado, in the end Gallant said he ever wanted was for Perez, so he calls as a son to become a better player by making better decision. So yun nga sinasabi ni Coach George Gallant, gusto lang niya itong si CJ Perez para sa kanya na magkaroon ng mas magandang decision nga, lalong-lalo na nasa finals nga sila. Ito nga yung sinasabi ni Coach George Gallant, na matigas ang ulo nitong si CJ Perez dahil nga kailangan nang itira, pinasa pa, pero nagresulta naman ito ng maganda dito sa lahat ng nangyari, ay naging champion itong San Miguel Vermin sa katatapos nga itong PBA Commissioner's Cup, kung saan na itong San Miguel Vermin ay pinagtulong-tulungan nila itong Magnolia Chicken Templados para makabawi, katulad nga nitong mga player na si Jericho Cruz, si Chris Ross, at lalong-lalo na itong si CJ Perez na naging spark plug nga para sa San Miguel Vermin para kunin ang itong kanilang pangalawang putsyam na titulo dito sa PBA para sa prangkisa ng San Miguel Vermin. So dito mga Lods, asahan natin sa susunod na season na mas magagaling pa itong San Miguel Vermin. Ngayon natin panoorin ang naging insidente mga Lods. Baby.
At para naman dito sa Magnolia Hot Shots ay kabaliktaran naman ang saloobin at naramdaman dahil sa pagkatalo. Ayon nga dito sa report ni Jerry Ramos ng Spin.ph, Paul Liro's saddest birthday after Magnolia fades in Game 6. So sa pagkatalo nga dito mga lords ng Magnolia Hot Shots sa San Miguel Vermin, isa sa pinakamalungkot at apektado dito ay itong birthday boy na si Paul Lee dahil sa laban na nga mismo dito mga lords ay nagdiwang itong si Paul Lee ng kanyang kaarawan at natalo nga sila dito. So ito nga mga lords, sa araw ng mga puso at sa kaarawan mismo ni Paul Lee ng Magnolia Hot Shots ay nadurog ang puso ng tinaguriang Little Weapon dahil sa pagkalasap ng pagkatalo mula sa SMB sa PBA Finals Game 6. Sa kabila ng 25 points na naitala niya, ngayon atin alamin ang totoong saloobin ni Paul Lee matapos ang bakbakan. So dito nga mga lords, narito nga ang sinabi ni Paul Lee sa report pa rin ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos. Unang-una, matapos yung game na walang nasaktan. At natapos ko yung series na laging sinasabi sa akin na hindi ko natatapos dahil na-injury ako. So yun ang mga bagay na pwede kong ipagpasalamat. Ayun nga ang sinasabi ni Paul Lee dito na mayroon pa rin siyang pinagpapasalamat. Kung napanood nyo ang bakbakan ng San Miguel Vermin versus Magnolia Game 6 ng PBA Finals, hindi nyo din nakakalain na matatapos na ang series dahil lamang ang hot shot sa tatlong quarter. Ngayon, saan nagkulang ang hot shot kung bakit na kinapos sila sa Vermin sa 104 to 102? Narito si Sir Jerry Ramos ng Spin.ph. Ito po na yung mga lords sa ating alamin. Dahil ayon nga dito kay Paul Lee, we lost our focus doon. Pwede natin sabihin na na-dominate kami ng San Miguel Vermin sa dulo. Of course, there's a lot of players there with me, a lot of experience, championship experience, yung team ng San Miguel Vermin. Ayon mismo dito kay Paul Lee. So yun ang kanyang kinukonsidera na mahirap nga talagang kalaban itong San Miguel Vermin dahil na rin sa experienciado na ito at ilang beses na ito nag-champion at nakakapunta dito sa finals. So yun ang sinasabi nitong si Paul Lee at pinagpapasalamat din niya na walang na-injury. So yun nga lang, malungkot at hindi niya ngayon naasahan na ito yung magiging birthday gift sa kanya, yung pagkatalo nga nila dahil itong si Paul Lee nga at ang Magnolia Hot Shot mula sa first quarter hanggang third quarter ay lamang nga sila dito. So narito pa rin sa report ni Sir Jerry Ramos ng Spin.ph ang sinabi ni Paul Lee. So ayon nga sa kanya, ang final 6 minutes, ito nga yung nag-appear ng points to extend the title series to game 7 after a leading 95-86. So inasahan nga nila na aabot pa nga mga lords sa game 7 ang laban dahil lumamang pa nga sila ng double digit dito sa San Miguel Vermin early in the fourth quarter. Ngunit dito nga mga lords ay hindi nga inasahan nila yung surge naman nitong San Miguel Vermin para mahabol nga at manalo dito sa PBA Finals Game 6.